So, nandito po tayo ngayon sa garden ng ni Lola. Anong pangalan niyo, Lola? Susana. Ilang Susana taon na kayo? Po. Susana Amoyan. Ilang taon na si Lola? 87 sa October 5. 87 na kayo at ito ngayon ang pinagkakaabalahan niyo, ang pagtatanim ng mga ano-anong gulay at prutas. Ako ng Panginoon, inuutusan. Inuutusan kayo na magtanim? Wala na ako kasi marami na yun mga ano nga nawala na mga kaibigan ko, mga kamag-anak ko. Andoon na, maski na yung mga anak ko. Yung panganay kong anak, andoon na. Pumanaw na pati yung asawa ko. Tatlo sila, mga mekaniko yon. Pero tinitiis ko lang ano naman ang Panginoon. So ngayon, tuturuan tayo ni Lola kung paano magtanim ng... Ano ba itatanim niyo, Lola? Ano? Anong itatanim niyo para matuto ang ating viewers? Mga kalabasa, tinanim ko na. Inaalis ko ang mga puno. Ito yung mga kalabasa na tinanim niya. Na hindi ko napuntahan dito. Ang ulan, natatakot si Lola sa ulan. Takutin na ako ng ulan, kaya di ko napuntahan noon dito. Kaya maraming damo na naman. Maraming damo. Kailangan na ulit tabasan. Marami. Ito po si Lola ay wala pa siyang bahay dito. Wala pa siyang bahay kubo kasi nag-uumpisa pa lang siya magtanim ng kanyang mga gulay-gulay. Pero ipapakita ko sa inyo na may tanim na siya doon na medyo maganda na siya, tumubo na yung kangkong at saka yung kamuting kahoy. Pakita ko mamaya. Turuan tayo ni Lola kung paano daw magtanim ng buto ng abukado. Chantol, chaging, dito, abukado. Diyan daw yung abukado niya. Abukado itong itatanim ko. Para pag bumunga. Tingnan nyo kung gaano ka, ano pa yan, kalakas. Malakas pa sa 87 na edad. Ay, at saka asukal. Yan, masarap yan, gatas. Ano ang high blood ko, tatalbog. Ito. Abukado yan na tinatanim ko. Yan, tinuturuan kayo kung paano magtanim ng abukado. Kasi inano ko, sinasabihan ko nga bumunga ka kaagad. Abukado ka na tinatanim ko. Bunga mo nga ka kaagad. Maraming mga bunga mo at masarap. Masarap, matinig ka ha. Sundin mo yung sinabi ko, mabubunga ka kaagad, mababa ka pa. Tinanim mo kanina? Yun, pinya na yan. At pinya saka, daw, saging na yun, malayo yung saging nandun. Tapos yung may ito saging pa siyang pinya, tinanim doon. Saging. So, nandito nga po tayo sa una niyang itinanim ng mga nakaraang buwan. Tinanim ko yan, kanina lang. Yan, kanina lang kanina daw na ko lang yan itinanim. Tingnan nyo yung talbos ng kamote. Ang lawak na niyan. Nakakapag-harvest na kami niyan. Yung iba, nung unang buwan. Unang buwan ko tinanim yung mga saging. Yung tangkong, marami. Yung kangkong niya. Nakakapag-harvest na siya. Nagkakapag-gulay na siya. Tingnan nyo. Ang kangkong. Matataba yung mga tangkong. Yan. Napapakinabangan niya yan. Tinghaan kahapon, tinghaan ang ginulay namin.
Kaya parang yan ang naging ulam nyo kahapon. Opo, yan ang ulam namin kahapon, pinaghaponan namin. Ito naman yung saging, magaganda rin kung mabunga na. Yan ang nindikindi na saging. Yun, magliliit pa, na mababa, nabunga na yan. Nindikindi ang tawag yan. Meron din siya. Mga ano to, Lola? Ito, anong tawag dito? Okra. Ito okra. Lang mataba sa okra ko. May mataba daw siya na okra. Ito lang. Kasi, yan. Anong nangyari sa ano sa mga dahon? Bakit naging ganyan? Na ano yan ang tinatawag ko na bukat-kat. Anong bukat-kat? Kinakain ng bukat-kat yung dahon ng... Ay, hindi ko alam yung English kung ano. Pati sa Tagalog, hindi ko alam. Akin lang yung pangalan sa kanya, yung makintab ang pakpak. Makapal, makintab ang pakpak. Pat siguro yung ipon ko doon. Anong inipon nyo? Nyog. Yung nyog nyo. Anong gagawin nyo sa nyog? Babalatan at saka ibenta. Ibibenta nyo? Opo, ibibenta. Tapos, yung perang pinagbentahan nyo, anong panggagamitan nyo? Ibibili ko ng fertilizer na naman para i-apply ko sa mga bagong tanim. Ah, maganda. Tingnan nga natin yung bahay nyo kung... Andito po yung bahay ni Lola. Siya lang ang gumawa ng bahay-bahayan niya. Ang gusto niya ay magkaroon siya ng bahay kubo dito para naman daw may pinagpapahingahan niya kahit papaano. Ito lang yung barong-barong ni Lola. Diyan. Dito yung minsan. Diyan, nahiga siya diyan. Oo nga, pero maano naman. Nagkakahiya lang. Nagkakahiya. Yan yung bahay ni Lola. Paano, umpisa pa lang. Mag isang taon na nga. Ah, nandito pala yung mga nyog na sinasabi ni Lola. Isang taon na. Na ibibenta daw niya para maging fertilizer, para may pambili siya ng fertilizer. Ibibenta yan. Ko magkabili ng fertilizer. Ya, apply ko sa mga tanim ko na bago. Mm. Produkto ko sa nyog. Yun, tangkong. Nakabinta na ako dyan. Siguro mga 200 na ang nakuha ko dyan. Tangkong na yan. Maganda pala. Ang kamuti lang ang wala. Pagkain lang ang talbos. Binugulay lang. May tumutubo na dito na oo. Pinya. Ayan. Ngayon nga maliit pa. Maliit pa. Kaya maliit din ang bunga niya. Andito tayo sa mga herbal naman. Itong pula na dahon, ang tawag yan sa waray, bidyara. Bidyara? Opo, bidyara yan. Ano yung, ano dyan? Nakakagamot ng kakagamot. Sakit sa tiyan, lalo yung bagong nanganak. Ah. Bagong panganak. Ipinaiinom yan. Nakakagamot sa sakit ng tiyan. Binat. Sa mga binat. Lalong-lalo na sa bagong panganak. Ha? Lalong-lalo na sa bagong panganak. Bagong panganak. Ito naman, kasama din yan. Nakakagamot din siya. Itong oregano, anong nagagamot niya? Ganun din sa kanya. At saka yun, hangin siya ginhawa. Masamang hangin siya ginhawa. Yan, nagagamot yan ang oregano. Pati yung ubo at sipon, no? Oo, yung ubo. Lalo na sa mga bata. Yan. Magtataba dito ng oregano, pero yung tinatawag na kusol, namatay.